Muli, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. So, ngayon po ay Sabado para sa walong araw na pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay. At sa pagpapatuloy po ng ating pagninilay sa unang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol, chapter 4, verses 13 to 21. Pakibuksan po muli ang inyong mga Biblia at sabay-sabay po nating pagnilayan ang mga salita mula sa mga gawa ng mga apostol. Chapter 4, verses 13 to 21. Noong mga araw na iyon, nagtaka ang mga pinuno at matatanda ng mga eskriba sa katapangang ipinakita nina Pedro at Juan, lalo na nang mabatid nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nag-aral. Napagkilala nilang sila'y kasamahan ni Jesus noong nabubuhay pa. At nang makita nila ang taong pinagaling na nakatayo sa tabi ng dalawa, wala silang masabi laban sa kanila. Kaya't pinalabas muna sa Sanhedrin ang mga alagad. Saka sila nag-usap. Ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Tanong nila. Sapagkat hayag na sa buong Jerusalem at hindi natin maitatatwa na isang pambihirang kababalaghan ang naganap sa pamamagitan nila. Para hindi na kumalat ito, balaan natin sila na huwag nang magsalita kanino man tungkol sa pangalang ito. Kaya't muli nilang ipinatawag sina Pedro at binalaan na huwag nang magsasalita o magtuturo pa tungkol kay Jesus. Subalit sumagot sina Pedro at Juan, "Kayo na po ang humatol kung alin ang matuwid sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Hindi maaaring di namin ipahayag ang aming nakita at narinig." At sila'y binalaan ng lalo pang mahigpit sa kapinalaya. Wala silang makitang paraan upang maparusahan ang dalawa, sapagkat ang mga tao'y napupuri sa Diyos dahil sa nangyari. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang magandang araw sa inyong lahat. So, ang ating pong unang pagbasa ngayon ay nagpapaalala rin po sa akin na talagang hindi tayo dapat matakot magsalita tungkol sa katotohanan. Mga nakalipas na buwan, talagang marami po tayong naririnig din ng mga pagtutol o kaya naman, hindi ko alam kung pagtutol o sadyang ayaw nilang marinig na nagsasalita ang mga pare tungkol sa katotohanan. Kasi, no, minsan pinag-iisipan ko rin po, no, kung tama ba yung aking mga nasasabi, ito ba ay naayon sa kagustuhan ni Jesus, o baka mamaya, no, mayroon na rin akong sariling ideolohiya, sariling opinyon na ipinaglalaban na nanalayo na sa utos ng Poong Jesus Nazareno. Kaya sa panahon ito ng Pasko ng Pagkabuhay, nawa tayong lahat po suriin natin, no, ng mabuti ang ating pong pinakikinggan at kung ano ang ating mga sinasabi tungkol sa ating naririnig. No, marami pong talagang matindi po talaga ang hamon, no, na manindigan sa katotohanan. Itong sina Pedro at Juan, isang halimbawa na hindi tayo dapat matakot. No? Maari tayong pagbawalan, maari tayong higpitan, pero kung alam natin na tayo po ay nasa panig ni Kristo at sinisikap lang natin na maituro, maisabuhay ang turo ni Kristo, hindi tayo matatakot. Dahil ang kailangan nating sundin ay ang Diyos. Of course, no, bilang sabi nga, no, alin ba ang mas mainam gawin o ang sumunod sa tao, ang sumunod sa Diyos. So, laging ang Diyos po ang dapat natin na mas isaalang-alang. Minsan tatakutin tayo, no, matatakot tayo sa mga nais at gusto nilang gawin sa atin, pero nawa ang Pasko ng Pagkabuhay ay magbigay sa atin ng kalakasan, no, mas mag palakas sa atin para mamuhay tayo sa katotohanan. Minsan nang nagkamali,
Minsan nang naparusahan si Jesus dahil sa kasinungalingan ng mga tao sa pagbibintang sa kanya, sa pagpaparatang ng mali. Pero nanindigan si Jesus, no, na kahit na umabot sa punto na ipako siya sa krus at mamatay sa krus, ay nanatiling matatag, nanatiling buo ang kanyang paninindigan para sa katotohanan. So, nawa po ito rin, no, ang atin pong mas piliin at mas isabuhay. Sabi nga po ulit dito, no, maganda po, no, balikan natin ulit, basa-basahin natin ulit, no. Hindi maaaring di namin ipahayag ang aming nakita at narinig. So, ang pagkabuhay ni Kristo po, no, tuwing misa, tuwing linggo, no, kaya nga ito ay pagdiriwang, no, ng Pasko ng pagkabuhay. Tuwing linggo nakikita natin ang katawan ni Kristo, paano paulit-ulit niyang isinasakripisyo ang kanyang sariling buhay. At paulit-ulit din natin naririnig ang kanyang mga aral. So, bilang mga, lalo na sa atin na laging nagsisimba, laging nasa simbahan, no, hindi tayo pwedeng hindi magpahayag kung ano ang narinig natin sa misa. Sa bawat misa po, ang nagsasalita ay si Kristo. Eh, kung sa tingin niyo po na hindi na si Kristo ang inyong nararamdaman, hindi na si Kristo ang inyong nakikita, well, ito ay aming pananagutan mismo kay Kristo. Ito ay aming pong pananagutan sa Kanya. Pero sa tingin ko, hanggat kaya, hanggat dapat kayanin, ay hindi kami pwedeng manahimik lamang o tumahimik dahil lamang may mga mananakot o may mga basher na kung ano lang ang gusto nilang marinig at dapat namin sabihin, yun lang ang aming ipapahayag. Hindi po ganon ang isang alagad ng poong Jesus Nazareno. So, ganun din nawa po sa inyo, no? Mas maging matatag nawa kayo at mas maging malalim ang atin pong ang inyong pananampalataya kay Kristo na nag-alay ng kanyang buhay. Papahayag pa rin natin, si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay at muling babalik sa wakas ng panahon. Hindi po niya tayo pababayaan kahit kailan. Muli, isang magandang araw po sa inyong lahat.